Hello everyone! Welcome back to another vlog. At in today's video, magpuputol tayo ng halaman. Pero hindi tayo magpropagate. Yung minarkot ko, or minarkot ko na mga rubber plants, puputulin ko na. Oops! Huwag na tayo mag... Yan. Pipuputulin ko na yung ating mga minarkot na mga rubber plants kasi nagagalit na yung mga ugat niya. Kaya kailangan na natin pugutin. And napapansin nyo yun, ayun o, tcharan! Pakita ko sa inyo, ha? Yan yung inayos ko nung nakaraan. Nung sabi ko sa inyo, hindi ako nag-vlog nung nakaraan. Ito, inayos ko siya, oh. Ay, pakita ko pala sa inyo muna. Bago tayo magpugot ng plants. I-update ko kayo. Tignan nyo yung ating, ano nga tawag dito? Domesticum. Variegated domesticum. Yung unang dahon na maliit yung tumubo. Nalaglag na yun eh, natanggal na. And then, eto under my care yung unang tumubo. Tapos, eto na siya. Gumanda na. Ayun pa, mabilis pa lang tumubo ang variegated domesticum. Tapos, eto yung hindi gaano maganda. Si amplissimum. Nanilaw yung, ayun o, oh, natanggal na yung isang dahon. Ayaw siguro niya ng maraming tubig kasi nauulan nandito eh, nawiwisikan. Ganda na nung ating flame. Tignan nyo, ang haba na niya. Tapos, naglagay ako dyan. Oh, nandito yung mga silver sword, yung mga white princess, yung mga squamiferum, yan, nilagay ko. At saka yung mga nakakalat natin na mga ano ba to. Eto, anong natawag dyan, guys? Pero, yan, humaba na agad, oh. Ang hahaba na agad nila. Tapos, eto, mga Florida green, dyan ko na lang muna pinagsisiksik. And then, niripat ko na rin yung isang variegated na Florida. Pero, yung naunang Florida natin, andito na, guys, oh. Madami na siyang tubo. Ay, madami. Dalawa na yung tubo niya. One, two, tapos eto yung isa, and then may tumutubo pa isa. Ayun, nakakapit na siya sa ating pole. Tapos eto, nung itinanim ko, nung isang araw, lumaki na to. Tapos, biglang may lumabas na, ano yan, dahon. Ayan, no, biglang may lumabas na dahon. Eto, yung variegation na ito, nawala. Yung lumabas, kasi nag-uulan tayo nung nakaraan, diba? So, may lumabas na ganito. Kaya lang di siya variegated. Hindi yata stable ang variegation ng Peru. Hindi ko lang sure. Tapos, eto, si Selvaticum. Ay, ayan. Lumago na siya, oh. Oh. Nakalaylay kasi siya dito sa, ano niya, sa pwesto. So, kailangan talaga niya ng kakapitan. Kaya, inilagay ko dyan. Yan, yung mga pinagagawa ko dito. Ang dami kasing, ano, squamiferum. Bala ko nga pagsamasamahin na yung natitira dun para hindi nakakalat. Ito pa, oh. Ito, pag nakalaylay na ganito, ay, aanuhin na natin ulit siya. Ilalagay sa pole. May isang pole pa ako dun. Kasi, ang dami kong ganito, eh. Ayan, oh. Ito. Yan, ang dami. Ala, dumikit na yata. 'Di ba pumili ako nung nakaraan? Ito yung binili ko tapos ang dami ko nang nakuha sa kanya. Bumaba na naman siya. Ayan oh, nagbababaan. Tapos meron pala akong isa pang moonlight. Moonlight ang ID nito. Ayan oh, hindi rin siya nakapole nung nakaraan pero nilagyan ko siya ng pole. Kanya na pala siyang karami. Tapos may mga tumutubo dito sa iba oh, na mga stem. Tingnan niyo. Wala, dami na pala niya. Teka. Ilabas natin. Ayun guys, oh. Oh, ito pa. Naku, ang daming puno pala niyan. Pinaglalagay ko rin sa pole yung mga burly marks natin dito. Tingnan nyo. Pangit siya tingnan. Kasi, di ba, yung ating burly marks na variegated, hindi naman siya nakapole. So, nakatungo sila lahat. Kaya ngayon, nung ipinole ko, nakatungo pa rin. Pero at least yung iba, tumataas na siya. Ito, okay na to. Gumanda na. Yan o, ito ang hindi. Nakatungo pa, pero yung mga tumutubong dahon, tumataas. Anyway, magupit na tayo. Dito ko na siya ipopwesto sa upuan na to. Nalinis ko naman na to, pero sige, alkoholan pa rin natin. Hindi kasi matanggal yung mga dagta eh. And then, eto mga nakikita nyo, ugat to. So, tatanggalin ko na siya or hihiwain ko na. Kasi, etong
propagation ko na to o itong ginagamit kong pampaugat na yan, gagamitin ko na rin yan sa ibang plants. Ayan. Dapat isang hiwa lang. Buksan natin. So, tignan nyo kung gaano siya ka ugatan dyan. Oh, see. Tanggalin na natin to isang dahon. Pero tutubo pa to. Kaya napakatagal niyan. Ayan, naka-harvest na tayo ng isa sa ating Black Prince. Kaya lang guys, ang pangit niya tingnan. Kasi, di ba, ang ating Black Prince na pinropagate nung nakaraan is mahaba na ulit. So, eto, ipropagate din natin sa angkayang banda. Dito na lang. Dito sa area na to. Ay. Kasi ayoko siyang pahabain. Ngayon, ipopropagate ko siya dito. Ito na lang, bilog na to, yung gamitin natin pang propagate ulit. Medyo late na nga nating natanggal yung minarkot natin dito sa kabilang stem. Pero sana, kung inalis natin agad yun, may tubo na to. Or meron na siyang bagong branch. Lalagyan lang natin siya ng potting mix. Yan. Yan. Tapos, itatakip ulit natin. Yan. O, diba? And then, ibalik natin sa pinagpwestuhan niya. Eto munang isang to, kasi tumataob na to guys eh. Sino naman to? Ay, si Black Prince yung isa, and then eto si Compacta. Nasaan na yung ating? Gupit ulit. Tanggalin ko na rin yung isang dahon. Yan. Tapos, hiwa. Pakita ko sa inyo kung ano itsura doon sa loob. Matalas naman yung ating ano ba tawag dito? Panghiwa. Kaya lang natatakot ako na hiwain siya ng mabilisan. Moment of truth. O yun. Kita nyo ba? Sobrang daming ugat, di ba? O ha? Ganyan yung mga magaganda pag minamarkot nyo yung inyong mga plants. Tapos magkakaroon siya dito ng mga branch or mga susuloy-suloy. Ito, hindi ko na malagyan ng dieting. Hindi ko makita yung dieting ko. Huwag na lang natin siyang i-expose sa araw. Dapat hindi natin siya i-expose sa araw. Actually, madami akong gugupitin. Kasi markot lang ako ng markot. So, ito na lang yung last na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito na markot ko na before. Kaya siya may suloy na ganyan. Kaya, papakapalin lang natin to. Or, papadamihin lang natin yung branch niyan. Yan o. Tanggalin ulit natin to. Pwede nyo namang ipropagate sa water or itubog nyo lang to. Ibabad nyo to sa may water or kahit hindi siya dumidikit sa water is okay yun. Kaya lang matagal naman yan. Ayan. Ito puro lupa. More on lupa yung kanyang potting mix. Pero tingnan nyo naman kung gaano kadaming ugat. Bilog na bilog, diba? So, ang dami kong i-propagate. Another Black Prince. Check ulit natin. Etong ganitong kahaba na to, okay na sa akin yan. Kaya, pag tumaas-taas pa yan, po pwede natin siyang i-markot ulit. Tingnan nyo. See? Dami. Bola-bola. Doon na natin siya itanim sa harapan kasi nandun yung mga hinalo-halo ko na potting mix. Niingatan ko umupo ng mabigat dito sa kinakaupuan ko kasi tumaob na ako dito kasi sira. Inapakan kasi to eh, kaya nabasag. Apat lang naman yung itatanim ko na rubber plant. Hirap ng upuan ko. Umalis na ako, baka tumaob na naman ako. 7x6 yata ang size nito. 6 yung bunganga. 7 to. So, mga gamit na paso na lang ang gamitin natin. Tapos, oh. Oh, sige, pwede.
pwede nyo itong tanggalin or tanggalin na natin. Ganyan. Maliit lang para ma-establish agad. Nakabuka ka pa naman ako. Tapos dapat hindi nyo ito gagalaw-galawin, ha? Kahit na ugatan na yan, yung minarkot natin, huwag pa rin tayong papakasiguro. Mamamatay pa ito pag naarawan. Oops. Punti pa. Hindi ko rin ito didiligan. Yung iba din didiligan ito, diba? Pagkatanim. Ako hindi na. Ganyan na lang muna. Moist naman yung potting mix. Meron pa ako isang ganito. Para dito sa ating, ano to? Ruby tinek. Ay, white tinek ito. Ayan. Yun. Ay, pahirap. Ang sakit ng ano. Hindi ako sanay walang upuan eh. Wala rin akong inilagay doon sa cuttings nila or doon sa pinagkatan. Hindi ko kasi makita yung dieting ko. Baka natapo na yun. Ang dami pa naman nun. Susulpot din yan pag di nahanap. Yan. Oops, sumatagilid. Pwede nyo siyang talian ng stick. Kasi minsan tumatagilid kasi tulad nito, sobrang haba. Lagyan nyo siya ng stick. Ako ay isasandal ko na lang siya sa wall. Dito ko na lang muna sila inilagay kasi walang ano, wala namang inalis ko, nilipat ko yung nakalagay dito. So dito muna sila. Hindi ko alam ano kaya 'to, nasunog. Or noong inano ko siya, ang tawag dito noong minarkot ko siya, siguro 2 linggo inilagay ko na dun sa area na pinaglagyan nila and then nasunog. Tingnan niyo. Hindi naman sobrang init, bakit nagkaganito? Yung iba naman wala. Ayun oh. First time ko naka-encounter nito. Dito pa kay compacta na sabi ko napakatibay. Ayun oh, dito ko muna kayo inilagay. 4 lang yung ginawa ko, pero may 3 pa doon. Ito yung unang-una kong pinutol nung nag-propagate ako or nag-markot, pero tingnan niyo oh, ilang buwan lang meron na kayong established na rubber plants. Maliit na pasulang yung gagamitin para mabili siyang mag-stable. Pakita ko sa inyo to. May tumutubo. Doon sa akin pinopropagate. May tumubo na naman. Ayun o. Wow! Ang ganda ng ugat niya. Tapos sa pinagkatan ko sa kanya, meron na rin. 1, 2, and 3. Ito o. 3 and 4. Apat pala yan. Ayan o, pag yan nagdahon ulit, tataas pa yan. Mga 1 buwan siguro, magkakaano na yan, magkakadahon na talaga siya, pataas na siya. Ibig sabihin, nag-aano pa siya, yung parang, ano ba tawag dito? Ito o, petiole ba to, ang tawag dyan. Hala, ano nangyari dito sa isa kong ano? Ba't ang pangit? Pangit ang tubo ah.
So, ayun lang naman guys ang ating ginawa ngayong araw na ito. At isinama ko lang kayong magpugot-pugot just in case na mayroon tayong mga nanonood or manunood ngayon na hindi marunong mag-markot or mag-putol ng mga minarkot na mga rubber plants. Kalimitan, rubber plants yung minamarkot at saka yung mga, ano ba tawag doon? Yung sa kapitbahay namin. Yung tinatawag nila Mr. and Mrs. Ano ba yun? Basta yung magandang bulaklak. Wala na kasi, tinrim na nila, pinugot-pugot na or kinalbo na kasi nga magtatag-ulan, papamahayan sila ng mga langgam. May mga langgam kasi, ano ba tawag dun? Bougainvillea, yun, minamarkot din yun. Kalimitan na yung malalaki na talaga, puno na talaga siya, minamarkot yun. And, yun lang. At ako ay magwawalis na ulit dito. Tingnan niyo yung kinalatan ko. Hindi ko na ipopropagate yung mga dahon na yan kasi sobrang dami na. And magdidilig na pala ako. Hindi ko na kayo syempre isasama pagdidilig. Kasi alam niyo na yun kung paano magdilig. Hindi kasi ako nakapagdilig ng 2 araw kasi nga nag-uulan. 2 ba? Yes, 2 araw hindi ako nagdilig kasi ulan ang ulan. Yung mga dinilig ko lang dito, pili. Tingnan nyo, ang ganda na, ang haba na ng mga dahon-dahon. May tubo na yung ating Hoya, ano ba to? Variegated Carrie Eye. Pero may nalaga siya na dahon. 1, 2, ayun o, yung nakikita yung itim. 5 siguro to. O yun, 5. Yung patatlo. Kasi nag-adjust siya. Yung ugat niya, nagalaw-galaw, nag-adjust nung nilipat natin sa mas malaki. Pero ang kagandahan guys, may mga bagong tumubo. Ayan yung mga bagong tumubo ulit. Dito, nagdiretso yung mga tumubo niya. In fairness, ito pa oh, meron pa dito isa. Ayan oh, yung nasa pinakababa. Hindi ko siya ganun dinidiligan naman. Nung isang araw lang diniligan ko ng water, rainwater. Pero, nag-a-adjust. Nag-a-adjust talaga ang plants pag niriripat natin, especially pag nagalaw-galaw yung ugat niya or naputol. Hindi naman natin maiiwasan maputulan ng ugat yung mga ginagalaw nating halaman or iniriripat. Ang importante, hindi sila mamamatay. Tingnan nyo to ha, niripat ko to guys. Si Hindu Rope, may mga bagong tumutubo. Hindi ko alam kung makikita nyo, hindi kasi ayun o. Yun green. Tapos meron pa ditong 2. Kasi hindi ko siya ma-zoom. Nagbablurred siya pag sinusoom. Ayan o. Ayan. May puti-puti siya. Kasi inisprayan ko siya ng insecticide. Ayan o. Ayan. Ikot-ikot na natin. Tingnan natin baka may mga may mga lumabas na aerial roots. Yan ay nagustuhan niya yung potting mix na yun. Meron pa tumutubo sa ilalim. Pero wag na natin galawin. Dilig na tayo at gabi na. Ingat-ingat po sa inyong mga bahay-bahay. Sa mga maulan din. Kasi may mga lugar pa din na umuulan-ulan. Well, tag-ulan naman na talaga, no? Pero ingat po sa ating lahat. See you on my next video. Bye!